Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Matapos tumama sa kalupaan ng Mindanao noong Sabado, tuloy na nga nalusaw ang binabantayan nating low pressure area. At sa pagalusaw nito, muling naging dominante ang hangamihan na siyang nagdadala pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Alamin kung ano ang mga lugar na makararanas na maulan na panahon ngayong araw, mamaya. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako makakasama nyo ngayong Lunes, February 10, 2020. Patrick Comsuna, at ito ang Panahon TV. Lunes na naman at paniguradong marami sa inyo ang hirap pang bumangon sa higaan. Lalo na't ngayon ang malamig pa rin ang panahon dala ng amihan. Nako, simulan ng pagtitimpla ng kape upang magising-gising at makapasok ng maaga. Habang naghahanda, hayaan niyong sabihan din kayo ng pagsikat ng araw na siyang magbibigay ng init sa inyong katawan. Ang sunrise natin, ito ay sa ganap ng 6:22 na umaga at gulubog naman ito isang minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Samantala, upang maiwasan ang pagpasok ng sakit na coronavirus mula sa ibang bansa, narito ang mga lugar na kanselado ang biyaheng panghimpapawid ngayong araw. Para sa mas kumpleto paghanda ngayong araw at may pasok na muli, narito ang naging lagay ng panahon kahapon. Hangamihan pa rin ang naging dominanting weather system na siyang nagdala ng mahihinang pag-ulan, partikular yan dito sa Luzon at sa Visayas. Samantala, sa Mindanao, maaliwalas pa rin ang panahon na naranasan, maliban na lang yan sa mga pulupulong pag-ulan sa hapon at sa gabi. At sa patuloy nga na pag-iral ng amihan, narito ang mga lugar na nakapagtala ng pinakamababang temperatura kahapon. Nauna sa listahan ng Baguio City, bahagyang tumaas ng temperatura dito, 15.8 degrees Celsius na lamang. Malaybalay sa bukid noon, 16 degrees Celsius at Itbay at Batanes, nakapagtalayan kahapon ng 17.6 degrees Celsius. Ilang araw na nga nakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa dulot ng pagbugso ng hangin-amihan. Upang magiging ligtas kung sakaling abutan ng ulan habang nagmamaneho, narito ang ilan sa aming paalala. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Pagalan ng takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ng headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights kapag oras lang ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes,
butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Narito na ang mga balitang dapat abangan ngayong umaga. Kaso ng 2019 novel coronavirus, patuloy pa rin sa pagdami. Pinakauling balita sa lagay ng Bulkang Taal, ating alamin. African swine fever, positibo sa dalawang bagong bayan sa bansa. At mga mahalagang impormasyon patungkol sa unang 1,000 araw ng sanggol matapos isilang, iisa-isahin. Huwag maglilipat ng channel at magbabalik pa ang Panahon TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UV Express, your ultimate bus experience. Ano ang coronavirus? Ang coronavirus ay isang uri ng virus na nagdudulot ng respiratory illness sa mga hayop at tao. Unang natuklasan noong 1960s, tinawag itong coronavirus dahil sa malakorona nitong hugis. Sa kasalukuyan, may 7 klase ng coronavirus. Kabilang na ang mga malalang kaso nito na Middle East Respiratory Syndrome o MERS-CoV na unang naitala sa Saudi Arabia noong September 2012. Mula ito sa mga camels at isa ring uri ng coronavirus na may flu-like symptoms. Nasa 858 confirmed cases nito ay nauwi sa pagkamatay. Isa pa sa deadly coronavirus ay ang Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS na nagmula rin sa bansang China. Ang coronavirus na ito ay nanggaling sa civet cat at nagkaroon ng 8,000 kaso at pumatay sa humigit-kumulang 800 na tao. Ang pinakabagong strain ng coronavirus na nagsimula rin sa China ay tinawag na ngayong Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease o 2019 nCoV-ARD. Tulad ng MERS-CoV at SARS, ang 2019 nCoV-ARD ay nakamamatay. Sa oras na ma-infect ang isang tao, mabilis itong kumakalat sa lower respiratory tract kabilang na ang baga. Ang coronavirus na ito ay maaaring magdulot ng malalang pneumonia sa loob lamang ng ilang araw at hindi ito kayang gamutin ng kahit anong antibiotic. May mga kaso ng novel coronavirus na asymptomatic o walang sintomas. Tinatayang hanggang 14 na araw ang incubation period bago lumabas ang sintomas ng sakit. 9 Enero ngayong taon nang naiulat ang outbreak ng pneumonia sa siyudad ng Wuhan sa China. Ito ang hudyat sa pagkakadiskubre ng 2019 novel coronavirus. We'll be right back.
Welcome back sa Panahon TV. Patuloy pa rin sa pagdami ang kaso ng 2019 novel coronavirus sa buong mundo. Kahapon 37,000 na ang kumpirmadong kaso nito habang 800 na ang namatay. Mas mataas na ito kaysa sa death toll ng SARS o Severe Acute Respiratory Disease noong taong 2003. Dahil dito, patuloy ding nakamonitor ang Department of Health sa mga hinihinalang kaso nito sa ating bansa. Sa katunayan, 11 ang bagong minomonitor ng DOH sa Hilagang Luzon habang nasa hindi tiyak na bilang ang naka-quarantine ngayon sa V. Luna General Hospital sa Quezon City. Sa pagdami ng PUM o Persons Under Monitoring, nagpaalala ang DOH na walang dapat ikatakot dahil kontrolado nila sa kanilang mga facilities ang mga hinihinalang may sakit na NCOVID. Kanselado pa rin ang ilang biyaheng panghimpapawid dahil sa travel ban na iniutos ng Pangulo. Sa kabila nito, ang DILG ay nag-anunsyo na hindi pahihintulutang makauwi sa bansa ang mga OFW na nakita ang may sintomas ng NCOVID. Yan ay upang masiguro ang kaligtasan ng ibang mga Pilipino sa bansa. Ayon kay DILG Undersecretary Martin Dino, ang mga Pinoy na walang sintomas ng virus at mga nakapasa sa 14-day quarantine ang pahintulutan lamang makabalik sa Pilipinas. 45 Pilipino ang umuwi kahapon sa ating bansa mula sa Hubei, isa sa mga probinsyang sentro ng outbreak. Samantala, dahil sa mga travel at import ban, marami naman ang nagalit sa isang senador nang iminungkahi niya na ito raw ay magandang oportunidad upang mapaunlad ang domestic tourism sa bansa. Ayon sa mga netizen, ang novel coronavirus ay isang health issue at hindi dapat gawing oportunidad upang mapaunlad ang turismo sa bansa. Sa patuloy na pagdami ng kaso ng novel coronavirus sa mundo, narito ang mga paraan upang ito ay maiwasan ayon sa Department of Health. Paano makaiwas sa coronavirus? Ang 2019 novel coronavirus ay bagong strain ng coronavirus na naipapasa sa mga tao. Nagdudulot ito ng lagnat at malulubhang respiratory illness tulad ng pneumonia. Maaari rin itong mauwi sa pagkamatay. Upang maiwasan ang coronavirus, ugaliin ang madalas at tamang paghuhugas ng kamay. Hugasan ang mga ito gamit ang sabon at malinis na tubig sa loob ng 20 segundo. Takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo at babahin. Ugaliin ang tamang pagtapon ng gamit na tissue. Iwasan ang pagdura sa pampublikong lugar. Umiwas sa mga taong may ubo at sipon. Limitahan ang direktang contact sa farm animals. Siguraduhin maayos ang pagkakaluto ng mga pagkain. Kumonsulta sa doktor kung nakararamdam ng mga sintomas tulad ng ubo, sipon, lagnat at hirap sa paghinga. Para sa iba pang impormasyon at katanungan kaugnay ng 2019 novel coronavirus, mangyari lamang na tumawag sa 0956-281-7917. Tandaan, pangangalaga sa kalusugan ang susi sa kaligtasan. Mas kaunting pagyanig ng lupa dulot ng bulkan ang naitala kahapon. Yan ay sa kabila ng mga usok at mga singaw na nakita ng FIVOX. Naitala ang 115 volcanic earthquakes kahapon sa Taal kumpara sa 118 noong Biyernes. Sa ngayon, nananatili pa rin ito sa Alert Level 3 sa Bulkang Taal. Bagyang tumahimik man ang bulkan, nagbabala pa rin ang FIVOX na posible pa rin ang pagputok nito. Nagpaalala rin sila na ang mga lugar malapit sa Taal ay pinag-iingat sa panganib na dala ng lahar sakali mang umulan ng malakas sa lugar. Bukod sa Taal, nananatili rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayones sa Albay. Wala mang naitalang pagyanig dulot ng bulkan, naglalabas naman ito ng katamtamang usok, isang senyales na aktibo na ang magma nito sa loob. Patuloy pa rin nakabantay ang FIVOX sa dalawang bulkan. Samantala, panibagong kaalaman na naman ang ihatid sa atin ng Alam Mo Ba? Ating alamin ang tinatawag na hibra at kung anong klaseng hayop ito. Sabay-sabay natin yang alamin. Alam
Alam mo ba, may hayop na hebra? Ito ang kalahating kabayo at kalahating zebra. Ang unang hebra ay unang nasaksihan sa Manila Zoo noong 1962. Ang hebrang ito ay pinangalanan nilang Lolita. Hindi sinasadya ang pagkakabuo ng animal hybrid na ito. Ayon sa Manila Zoo, nang mawala ng kasama ang zebra, inilipat nila ito sa tirahan ng mga kabayo. Kaiba sa zorse, na anak ng stallion zebra at adult female horse, ang hebra ay anak naman ng isang female zebra at male domestic horse. Hindi lang sa Pilipinas makakakita ng zebra. Pero ayon sa mga eksperto, hindi rekomendado ang interbreeding ng mga hayop. Dahil sa pagkakaiba ng bilang, sukat at hugis ng chromosomes nila. Kapag ang mga ito ay pinagsama, ang resulta, mas mahinang breed. Ngayon, alam mo na. Air21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air21. Sagot ko, padala mo. Bukas ang overseas voting registration para sa mga Filipino abroad mula December 16, 2019 hanggang September 30, 2021. Bumisita sa ating embahada, konsulado, misyon o meko, dala ang inyong valid Philippine passport. Kung ikaw ay isang dual citizen,
Dalhin ang original o certified true copy ng inyong Certificate of Retention or Reacquisition of Philippine Citizenship. Kung ikaw ay seafarer, dalhin ang pasaporte at seaman's book sa scheduled boarding outreach o akyat barko sa inyong lugar. Kung ikaw naman ay magbabakasyon abroad mula April 9 hanggang May 9, 2022, siguraduhin magparehistro bago umalis ng bansa upang makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na itinalaga ng COMELEC at DFA-OVS. Patuloy na patatagin ang ating demokrasya, karapatan na tungkulin nating magparehistro at bumoto. Isang paalala mula sa COMELEC, DFA-OVS at Panahon TV. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ng mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Magandang umaga, nagbabalik ang Panahon TV. Para magbigay ng mas detalyadong impormasyon sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, narito at makapanayam natin si PAGASA Weather Forecaster Meno Mendoza. Magandang umaga at happy Monday, Meno, para sa mga kababayan nating may pasok na ngayong araw. Unayin na natin agad, ano ba yung inaasahan nating panahon at may mga lugar pa rin bang nakataas ang gale warning? Magandang umaga din, Patrick, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Palamat sa magiging lagay natin panahon sa araw na to. Dahil nakaka-apekto pa rin ang ating amihan halos sa buong kapuluan, ano, ay mapatuloy pa rin makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Dito yan sa Eastern Visayas at gayon na rin sa Caraga Region. Samantala, dito naman sa Cagayan Valley Region, gayon na rin sa Cordillera Administrative Region, Bicol Region at gayon na rin sa nalalabing bahagi po ng Kabisayaan sa probinsya ng Aurora, Quezon at Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro, patuloy nating mararanasan naman ang maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, patuloy pa rin mararanasan ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga pulupulong mahinang pag-ulan. Para naman po sa ating mga mangisidat, magamit po ng maliliit na sakyang pandagat. Nakataas po ang ating gale warning sa malaking bahagi po ng bansa. Dito po yan, simula po sa baybaing dagat ng Batanes, pababa po hanggang dito po sa may Davao region. At dito naman po sa kalurang bahagi, simula pa rin po sa Batanes area, hanggang dito po naman po sa La Union at Pangasinan. Malalaki pa rin ang alon sa nabanggit na mga lugar, kaya pinapayuhan pa rin ang ating mga mangisda na huwag pumalaot sa nasabing mga baybaing dagat. Meno, patuloy pa rin sa pagiging dominante ang hayang amihan. Kaya naman marami ang nagtatanong, aasahan pa rin ba ang mababang temperatura sa susunod na mga araw at hanggang kailan ba ito magtatagal ngayong taon? Okay, ngayong araw, inaasahan natin na mas mababa ang mga temperatura natin dahil medyo lumakas ang ating amihan. At inaasahan natin na ang amihan, posibleng tumagal pa rin ito hanggang huling linggo ng Pebrero at hanggang simula unang linggo naman ng Marso. Eto, meron noong Sabado, tuluyan na ngang nalusaw yung binabantayan nating low pressure area sa katimugang ng bansa dahil nga sa pagtama nito sa kalupaan. Para sa para maliwanagan ito, mga kababayan natin, pwede mo bang ipaliwanag kung bakit nalusaw o humihina ang isang sama ng panahon kapag tumama sa kalupaan? Okay, humihina ang ating mga bagyo, low pressure area, kapag tumama ito sa kalupaan dahil nga ang source ng ating bagyo ay yung tinatawag nating water vapor. At kapag tumama ito sa kalupaan, nababawasan na ang water vapor na, at wala na silang kinukuha ang supply nito, kaya patuloy silang humihina habang nasa kalupaan. Talaga ganun pala yun, Meno, no? Meno, maihabol ko lang para sa mas kumpletong paghahanda ng mga kababayan natin, meron pa ba tayong binabantayang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa sa susunod na mga araw? Okay, sa ngayon na malinis nating nakikita na walang anumang kaulapan na dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasahang anumang sama ng panahon na posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area. Nakamagandang balita ngayon para sa mga kababayan nating may naiplanong lakad sa susunod na araw.
Maraming salamat, Menos, sa ibinahagi mong impormasyon ukol sa lagi ng panahon. Nakapanayam natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Ngayon, alamin na natin ang estado ng mga pangunahing dam sa Luzon mula sa datos ng Pag-asa. As of 6 a.m. February 9, 2020, magandang balita dahil patuloy na sa pagtaas yung level ng tubig ng Angat Dam sa Bulacan. Tumaas ito ng 0.58 meters kahapon. Samantala sa Magat Dam sa Isabela at Pantabangan sa Nueva Ecija, patuloy pa rin sa pagbaba. Sa Magat Dam, nakapagdara ng 180.99 meters habang sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, nakapagtala kahapon ng 203.38 meters. Susunod sa Panahon TV, kaso ng African Swine Fever patuloy sa pagdami. At mga mahalagang impormasyon patungkol sa unang 1,000 araw ng sanggol matapos isilang ating iisa-isahin. Diyan lamang kayo at magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Maumpay na aga sa mga waray na nanonood ngayon sa Panahon TV. Para sa mas kumpletong paghahanda, kung isa ka sa mga may naiplanong lakad ngayong araw, narito ang magiging ilagay ng panahon para sa piling lungsod ng bansa. Sa susunod na mga oras, asahan ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular yan sa Kabanatuan, Calapan at sa Rojas. Samantala sa Calayan Islands at Dumaguete, asahan ng maaliwala sa panahon, maliban na lang yan sa posibilidad pa rin itong mga mahihinang pag-ulan, dulot pa rin yan ng pagbugso ng hanging amihan at ang temperatura ay mula 23 hanggang sa 31 degrees Celsius. Para pa rin sa piling lungsod ng bansa, asahan ang magandang lagay ng panahon ngayong araw. Sa General Santos, kabilang na rin ang Tagbilaran, Surigao at sa Dipolog. Pero bago umalis ang bahay, importanteng may bitbit pa rin na payong dahil posible pa rin naman ito mga pulupulo o mga isolated rain showers pagdating ng hapon at gabi, dulot ng localized thunderstorms. Pagdating naman sa Katbalogan, dahil pa rin sa patuloy ng pag-iral ng hanging amihan, mga mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa susunod na mga oras at ang temperatura, posibleng pumalo ng 34 degrees Celsius. Ang red tide napakatagal bago mawala sa isang baybayin. Dahil dito, malaking halaga ang nawawala sa mga kababayan nating maingista dahil sa kawalan ng nahuli at pwedeng maibenta. Narito ang mga lugar na nakataas pa rin ang red tide warning ayon sa BFAR.
Since January 22, 2020, nakataas pa rin ang red tide warning sa Puerto Princesa Bay sa Palawan, kabilang na rin ang Dawis sa Tagbilaran City sa Bohol. Pinagbabawal pa rin ang pagkain, paghuli at pagkonsumo ng anumang lamang dagat sa Ilong-Ilong Bay, Silanga Bay sa Western Samar, kabilang na rin ang Cancabato Bay at Tacloban City sa Leyte. Ayon din sa BFAR, nakataas pa rin ang red tide warning sa Lianga Bay sa Surigao del Sur. Patuloy pa rin ang pagdami ng lugar na apektado ng African swine fever sa bansa. Sa katunayan, ang panibagong mga bayan ang naapektuhan ng virus kung saan nakaabot na rin sa Mindanao. Alamin ang karagdagang detalye sa aking ulat. Dalawang probinsya sa bansa ang naitalang positibo na rin sa sakit na African swine fever o ASF. Kinumpirma ito noong nakaraang linggo ni Municipal Agriculturist Rodolfo de la Cruz matapos mamatay ang isang baboy sa barangay na Molan, Lingayen, Pangasinan. Sinisiguro ng mga otoridad na ang isang kilometro paikot mula sa naitalang baboy na positibo sa ASF ay agad na pinatay at inilibing upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga kalapit nitong lugar. Isang bagay yan na nakasaad din sa 1710 protocol ng DA. Bukod sa Lingayen, Pangasinan, umabot na rin sa Davao Occidental ang African swine fever. Dalawang bayan sa probinsya ang naging positibo sa sakit na siyang nagsimula sa bayan ng Don Marcelino. Higit sa 6,000 baboy ang pinatay dahilan upang bumaba sa 7,000 na lamang ang populasyon ng mga baboy sa lugar. Agad naman binigyan ng indemnity pay na 5,000 piso kada baboy na pinatay ang mga may-ari ng mga ito. Sa kabila ng pagpapaalala ng Department of Agriculture na itigil ang illegal na pag-aangkat ng baboy mula sa ibang bansa, patuloy pa rin ang pakikipagpalitan ng produkto dahilan upang dumami pa ang mga lugar na naapektuhan ng ASF sa Pilipinas. Dahil dito, higit sa 200,000 baboy na ang namatay at pinatay simula noong nakapasok ito sa bansa Hulyo ng nakaraang taon. Higit sa 500 barangay na ang positibo sa ASF at nakamonitor ang pakikipagpalitan ng baboy sa ngayon. Bagamat napakarami, nagpaalala muli ang Department of Health na wala itong epekto sa tao sa sandaling makain ng karne na may ASF. Pero dahil 2 araw lamang ang itinatagal ng isang baboy kapag ito'y nahawaan ng virus, papanganib ito at posibleng maging dahilan ng pagkamatay ng hog industry ng isang bansa. Ginagawa na ng Department of Agriculture ang lahat upang makontrol nila ang ASF virus sa bansa. Pero paalala nila na kung hindi rin may kikiisa mga hog farmers at importers, mapabawal ang bahala rin ang kanilang ginagawa. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. Ang sanggol nagsisilbing yaman ng mga magulang. Kaya naman importante para sa kanila ang pagpapalaki nito ng ligtas at malusog. Alamin ang kahalagahan ng unang 1,000 araw ng sanggol mula sa ulat ni Tricia Garina. Isinisilang ang malusog na sanggol mula sa malusog na ina. Kaya naman ang tamang nutrisyon at ilan pang paghahanda ay mahalagang matutukan dahil mayroon itong direktang epekto sa mga bata. Para sa mga nagbubuntis o nagbabalak na magbuntis, dapat ay sinisiguro na una ay makakamit ang tamang timbang, pangalawa ay kumakain ng balancing diet, pangatlo ay laging nagpapa-check up o regular ang pagpapa-check up, na hindi bababa sa 4 beses sa buong kabuuan ng pagbubuntis. Dapat din ay mayroong sapat na physical activity para masiguro na aktibo at hindi magiging sobra yung pagdagdag ng timbang. At kasama na rin dyan yung pag-iwas sa ibang mga hindi kanais-nais na gawain katulad ng pag-inom ng alak,
at paninigarilyo, pati na rin yung pag-take ng drugs or illegal drugs. Sa pagbubuntis, importante na hindi mabaliwala ang first 1,000 days ni baby. Sinasabing ito ang goal window opportunity para maiwasan na magkaroon ng anumang komplikasyon ng sanggol sa unang araw pa lang ng pagbuntis ng ina hanggang sa umabot ng 2 taon ng bata. Dahil kapag tapos ng first 1,000 days, ito ay magiging irreversible na. Ibig sabihin, kapag hindi mo nabigay lahat ng interventions kay mommy at kay baby, hindi mo na ito maaagapan pa. At kabilang din dyan, kasi sa first 1,000 days, dito nangyayari yung tinatawag nating brain development ni baby. Ngayon, kapag hindi mo nabigay yung wastong nutrition kay baby sa panahong ito, ang magiging epekto nito ay magkakaroon siya ng stunted growth and development. So, ibig sabihin, maaapektuhan yung development ng kanyang utak, pati na rin yung development niya yung kanyang paglaki. Ayon sa United Nations Children's Fund o UNICEF, isa sa bawat 3 batang Pilipino na nasa edad 5 pababa ang stunted o maliit para sa edad nito, habang nasa 7% naman ang kulang sa timbang. Napatunayan din sa mga pag-aaral na ang kakulangan sa tangkad ay may epekto rin sa kakulangan sa gatas ng ina para sa mga sanggol na nangangailangan nito. So, gusto po natin na i-practice ng ating mga nanay o mga tagapangalaga yung pagbibigay ng exclusive breastfeeding o yung tinatawag nating first six months ang ibibigay mo ay gatas lamang ni mommy at wala nang iba pang pagkain. Itong gatas ni mommy kasi kompleto na to sa lahat ng sustansya ang kailangan ni baby. Ayon pa kay Maria Camille Chen, pag tumuntong na ang bata sa 6 buwang gulang, dito na pwedeng magbigay ng complementary food o ang dagdag na pagkain. Pero hindi pa rin dapat mawala ang breastfeeding hanggang sa 2 taon ng bata. Maaari magbigay ng lugaw. Okay. Tandaan natin na ang mga complementary food dapat ito yung hindi nilalagay ng pampalasa. Okay? Kasi si baby, hindi naman selective yan sa lasa. Okay? So, dyan yung lugaw, pero dapat tandaan na yung lugaw ay dapat na nagsistick sa spoon. So, halimbawa, sumando ka ng lugaw, pag tinaob mo, dapat hindi nalalaglag. Kasi maliit lang yung capacity ng tiyan ni baby. So, ngayon, kapag malabnaw yung lugaw, ang mangyayari, puro fluids lang. Hindi niya nakukuha yung carbohydrates or yung energy mula dun sa lugaw na ibinigay. Ngayon, pagdating ng 7 months hanggang 9 months, dito ka na pwede magdagdag ng mga mashed na pagkain or yung mga finely chopped foods para unti-unti ay si baby ay nasasanay na kumain o ngumuya. Patapos, pwede rin tayong magbigay ng mga prutas as snacks kay baby. And then, pagsapit ng simula 9 months hanggang mag 1 year na siya, dito na pwedeng malaki na ihiwa ng mga pagkain, mga bite size na. Hindi lang nagtatapos sa 9 buwan ang pagbibigay ng sapat na nutrisyon at tamang pag-aalaga sa mga anak, kundi isang tungkulin na kailangang maipagpatuloy hanggang sa paglaki ng mga bata. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin. Air 21 online booking. Book
pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning at welcome back sa Panahon TV. Kung ang karamihan ayaw sa Lunes, pues ibahin ang Lunes na ito dahil para sa iba, araw ito ng sweldo. At kung ito ang inaantay mo ngayong araw upang mamasyal at maglibang, para tulungan kayo sa paghanda, narito ang inaasahang panahon para sa mga sikat na pok pasyalan sa bansa. Asahan ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa susunod na mga oras sa Vigan, Banawe, Anilao at sa Puerto Galera. Ang temperatura may kababaan pa rin naman. Maglalaro yan sa pagitan ng 14 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa patuloy na pag-iral ng hayang amihan, asahan ang maulala lagay ng panahon sa susunod na mga oras sa Naga City. Kaya naman yung mga kababayan nating balak mamasyal dyan, importanteng may bit-bit na payong bago umalis ng bahay. Boracay, may hihinang pag-ulan na mararanasan sa susunod na mga oras. Sa El Nido at Camiguin naman, maaliwalas ang panahon. At ang temperatura, maglalaro yan sa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Kahapon, nasaksihan ang pagpapakitang gilas ng super snow moon. Nasaksihan ang mas malaki at mas maliwanag na buwan na siyang pumukaw at muling nagpag-usbong sa tanong ng karamihan. Ano nga ba ang tunay na kulay nito at totoo bang nagkukulay dilaw ito? Yan ang ating aalamin sa aking ulat. Matapos lamang ang tatlong buwan, ang kantang yan ni Juan Carlos ay umabot ng 1 million streams sa isang sikat na mobile app. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkukulay dilaw ang ating buwan? Yan ang ating alamin ngayong araw. Ang buwan natin ang ikalimang pinakamalaking buwan sa solar system. Tinatayang 4.53 billion years old na ito at dahil umiikot ito sa ating mundo, paiba-iba ang pagtama ng sinag ng araw dito. Dahilan upang magkaroon ito ng iba't ibang phases. Walang sariling ilaw ang ating buwan. Nire-reflect lamang nito ang liwanag ng araw kaya maliwanag ito sa gabi. Pero sa kung ano ang totoong kulay nito, ang sagot ay depende ito sa tinatawag na Rayleigh scattering. Isa itong proseso kung saan ang blue light ay mas nakakalat kaysa sa red light. Mukhang dilaw ang ating buwan kapag mababa ang pwesto nito sa langit. Mas makapal kasi ang atmosphere na dinaraanan ng blue light ng buwan na kumakalat sa hangin. At sa paningin, ang nananaig na ilaw nito ay dilaw. Paliwas sa puti nating nakikita, dark gray ang totoong kulay ng ating buwan. Dahil madilim ang kalawakan, nagmumukhang kulay puti ang buwan kapag natatamaan ng sinag ng araw. Ang puting ilaw nito ay natatanging kulay na hindi na-absorb ng mga buhangin at bato nito. Kaya ito ang nakikita ng ating mga mata. Sana'y naliwanagan na kayo sa kung ano ang tunay na kulay ng ating buwan. Sa ilalim ng puting ilaw, ako ang inyong Astro Boy, Patrick Obsuna. Magandang araw! Samantala, narito naman ang iba pang datos sa astronomiya. Ang moonrise ang pagpapakita nito sa kalangitan. Ito ay sa ginap na 7:05 ng gabi at lulubog o ng umaga at lulubog naman ito 7:07 ng umaga. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Nangyayari ang full moon kapag ang buong bahagi ng buwan na nakaharap sa atin ay naiilawan habang nasa iisang linya lamang ang araw, mundo at ng ating buwan.
Dahil sa gravitational pull, mas mataas na tidal variation ang naoobserbahan kapag ganitong phase. Ngayong super snow moon, mas mataas na tidal variations ang ating aasahan dulot ng paghatak ng buwan sa ating mga karagatan. Kaya naman para sa mas ligtas sa pagpalaot ng high tide natin, along Manila South Harbor, ito ay sa ganap na 10:44 ng gabi. Tataas ang level ng tubig ng karagatan ng 1.19 meters at ang low tide kung saan bababa naman ito ng 0.35 meters, ito ay sa ganap na 6:24 ng umaga. Diyan lamang kayo at magbabalik pa ang Panahon TV. Magandang umaga, kayo'y nakatutok pa rin sa Panahon TV. Magpapatuloy pa rin ba ang mga pag-ulan dulot ng hangin amihan? Alamin yan mula sa 3-day weather forecast mula sa PAGASA. Sa Baguio City, kung isa ka sa mga may balak mamasyal dito sa susunod na mga araw, asahan ng maulan na lagay ng o mga mahihinang pag-ulan sa susunod na tatlong araw. Bagyang sikat ang araw pagdating ng Miyerkules at Huwebes at ang temperatura may kababaan pa rin. Ito ay mula 13 hanggang sa 24 degrees Celsius. Metro Manila, maaliwalas pa rin ang panahon na mararanasan, maliban na lang sa posibilidad nito mga mahihinang pag-ulan, dulot pa rin ang pagbugso ng hanging amihan at ang temperatura, posibleng pumalo ng 31 degrees Celsius. Metro Cebu, bagyang sisikat ang araw, umaga tanghali na mayroon lamang posibilidad nito mga mahihinang pag-ulan, dala pa rin ang pagbugso ng hanging amihan. Yan ay mararanasan sa susunod na tatlong araw at ang temperatura ay mula 23 hanggang sa 31 degrees Celsius. Bagamat wala ng sama ng panahon na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, mga mahihinang pag-ulan naman ang mararanasan hanggang sa Miyerkules, posible yan dahil pa rin sa hanging amihan sa Durian Capital of the Philippines, Davao. Pagdating ng Huwebes, bagyang sikat ang araw, umaga, tanghali, pagdating ng hapon at gabi, posible na ito mga pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. At ang temperatura, posibleng pumalo ng 32 degrees Celsius. Para sa mga may balak mag-island hopping sa Zamboanga, asahan pa rin ang magandang lagay ng panahon bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Pero bago malis, importanteng magbitbit pa rin ang payong dahil posible pa rin ang mga pag-ulan. Ang temperatura posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. At dyan nagtatapos ang aming programa manatiling nakatutok sa aming social media accounts para sa updates ukol sa lagay ng panahon. Live mula sa PAGASA Weather Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan parang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Padre Kubsuna, magandang umaga at mag-iingat po kayo.
Bye!